Hey, I need about 90,000 viewers. You know, you need a lot of viewers and I'm in your chat. Ayan na, ginanginan nyo magmay-may kung may extra pera. Matulog kung wala. Manood kung gusto na makita ang kagandahan ni Madam Inote. Simple as that. Ginanginan nyo, hindi pa ang sisimula maasim na kilikili. Oh my God. Ginanginan nyo, Inote. Ha? Adi, bakit tinapetay ko? Lintik, hindi ka pa ang sisimula makatina. Buti na lang maganda ako. Ayaw pagpintahin ko.
Pero que
gusto mong kutusan. Nagpipilaw siya yun. Siya nagpapashoutout ha? Ayan, nagpapashoutout ang tatay ko. Pasinin na nga natin ito bago kukutusan. Ayan, shoutout sa'yo, Ray Dominguez, Ramon Herald. Pashoutout ang sabi ni tatay, Chico. Ay, Perol pala. Ayan, shoutout sa'yo, Ramon Perol. Ayan na yun, tay. Nakaw! Nagkikigil ako sa'yo, tay. Nagkikigil ako sa'yo. Natamaan ako sa ano. Asan yung tagay ko dyan? Nakita niyo ba yung picture ko sa ano? Ganda, di ba? Parang hindi ako yun. Di ba? Alam mo yun, ha? Nangyayon siya ang sabi ko sa inyo. Nasaan yung picture na problemado ko dati? Nasaan yung picture ko? Yung problemado ko sa nakukuha pang hulo. Alam mo yun? Ang kikigil ako sa'yo. Alam mo yun? Yung kulay mo hindi pantay. Di ba? Kinanginig, tao pa ako dito. Kikigil ako sa'yo. Di ba? Watching him from Levantes, Kike Pastry. Ayan, shout out sa'yo, Princess Brosas Berma. Shout out sa'yo, Arv. Hindi kita papasahin. Hindi kita papasahin. Lintik ka. Kinangina mo, gonggong. Shout out sa'yo, Madam Inos, from located from... Kinangina mo, Michael, ang ingay mo, ah. Oh, diba? Hindi ko yung music mo. Shout out sa'yo, Eric's Cake. Oh, diba? Shout out sa'yo. Yan nyo, gonggong. Kikigil ko sa'yo. Tinatamaan ako. Shout out kay Mary Auntie. Timla, Tatay George, nanonood sila. Anong pakialam ko? Anong pakialam ko kung nanonood kayo? Ano gagawin ko? Panood na rin ako. Nanginan nyo. Ayan ha! Ano? Ano ba yun? Hindi ko rin sasabihin ko. Ayan mga inutin, pakipollow nyo ako sa tamang account. Daisy Inuts! At saka ang manager kong ka-freshness na si Sir Will 75. O, di ba? O, di ba? Sa tamang tao, sa tamang account lang tayo. Huwag kayo magpapalilang sa ibang gago dyan, ha? Pinanginan nyo, inutil. Asap nyo pagpapayagan. Kikigil ako sa inyo. O, di ba? Ayan, shout out sa iyo, Mary Letty Ponce. Napakaganda niya, sobra. Napakaganda, napaka-fresh. Ay, minmilay ka pa niya, pilasa. Pero nakita niyo naman, di ba? Tangina ka, kahit sarili ko, hindi ko nakilala. Pagdating ko rito, pagdating ko dito sa talon. Tao ka ba? Kinanginan niyo, hindi. Nutil. Ayan, mga chewing ko sa Bulacan. Ayan, kuya. Ay, nursing! Kuya Nursing Kapantok, shoutout sa'yo! Sumuri magpamura! Kakalimutan, ay, join ko pa! Sorry, hindi ako na-inform! Inanginan nyo, kakantahan ko kayo! Salamat mo ako dyan! Salamat mo ako dyan! Inanginan nyo, inutil! Ayan, matay, Madam Quezon City, COVID quarantine, palisilitin, palintik ka! Ayan, shoutout sa'yo, Lynn Mitra! Ayan, Jesus. Ayan po, kinanginan nyo, panalpanaalan tayo ha, kahit kayo puno-puno na kasalanan dyan. Kinanginan nyo, hello, hello, mic test, hello. Kinanginan nyo, inutin. Nasako po ko ha. Forever.
Bambote. Itong pilsal na
ng drugs. O kailangan niyo bumibigit mag-isa tong filter na to. Inutil parang kayo to. Sizes mo lang to XL na to. Sizes mo lang to XL. For only 280 pa code ng Lumot. Pa code ng Lumot TPT. Kailangan niyo. Do you wanna be a snowman? Nanginay niyo. Kailangan mo talaga inutil. Ay, di ba? Kikikilaw sa inyo. Ah, sige, 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 sige. So go! Go, baby, baby! So go! Go! Pinanginan yung gigigilaw sa inyo. Do you wanna be a snowman? May pikit talaga siya mag-isa. Walang nangyari dito sa mata nito po. Kapag ka natututok ka, gumagano. Pinanginan yung gigigilaw sa inyo. Pinanginan nyo, ha? Tawa lang, titindaraw ako ng drugs to online. Kung kinangina mo, eh, dinatokhang ako. Gunggong, kung kinangina mo, sino ka na nagre-report ka, ha? Kinangina mo, nakas mo, kung kinangina mo, nungigigit ko sa'yo. Ayan, yours na si Lumot Candy Francisco Nevara. 5.321, 5.321. Candy, yours na yung ganda Candy. Ayan, kasi, ay, sakin na Candy, kasi pala ka mo to. Yours na to, Candy. Kinangina mo, lakas makapangit ulit ko. Ayop kayo! Nakakawala kayo ng ganda po, kinanginan nyo. Gunggong na gunggong kayo, ha? Tanginan nyo, ha? Kung sino ka nagre-report ka po, tanginan mo, ha? Patunayan mo yung nare-report mo, ha? Di ka? Kinanginan mo, nasang katibayan mo, ayop ka? Asang katibayan mo po, kinanginan nyo? Nakakawala ka ng ganda. Hindi sa napaka-hot ko dyan eh. Wala ka dyan. Wala kayo sa lugar mag-report. Do you wanna be the snowman? Kung kinanginan nyo, sabi ko sa inyo, itong filter ang adik. Umipikit mag-isa. Inutil. Kung kinanginan, kikigilaw sa inyo. Kinanginan nyo. Ay, kayo, adik daw ako. Ang ganitong katawan, ang sarap nito ay inutil. Nasayang mo. You see that? Ayaw ko isara ng buo, pero alam mo. Ay, pagka nakasara masyado, gusto ko pinapastos ako ng tao eh. Gusto ko alam niya, yun ang gusto ko pinapastos. Ay, gusto ko bukas siya. Ayan na, size is small to medium out to large. Size is small to medium out to large. For only, ha? For only 300 pesos. Mako na lang ako dyan, ha? Pusa. Bako na pusa, 300. Magalit ka pa! Yan ang ina mo, magalit ka pa! Magalit ka pa! Yan ang ina mo, nang gigigil ako sa'yo. Ang sarap mo lalong galitin. Alam mo yan? Did you know that? Ayan! Yours na si Pusa! Sino yan? Sino yan? Veronica Toyab. Veronica Toyab, yours na to. Ayan, bagong minor din ba to? Ayan, bagong minor ka rin. Veronica Tano, Bayot. Pako ng Zelda. Pako ng Zelda! Namimiss ko na yung Zelda ka to. Hindi ako makapunta. Alam mo yan? Ay, ano may tuwing umaga, dinadalang ka ng almusal. Alam mo yun, nagkikigil ako. Ayan! Bako na Zelda! Remedy! Ang collection na to. Hindi ko kayo masisisi kung bakit niyo ako nire-report. Yung ganyan ba naman kaganda? Oh my God. Huwag niyo na ako i-report. Jawain niyo pa ako. Pukin ang inay. Nabi mo sa inyo, pag ako naging jawa niyo, pukin ang inay niyo, malulugpo ka. Malulumpo ka. O kinangina mo, malulumpo ka eh. Utangina mo eh. Ayop kayo. Ang kikikil ako sa inyo. Jawain niyo yung ganitong kaganda. Kaganda, matiskarte, maganda, marunong maglinis ng tubo. O kinangina mo, all around to. Inutil. This beauty, it's not easy to forget. You know? Never been kissed, never been touched, and never been touched.
sa inyo, makapag-ati kayo. Ang sarap ko. Ay, lakro, hindi lang ako masarap kainuman. Masarap din ako pulutan. Nasabi sa'yo, kakainin mo ako buong buo. Don't be so mad at me. Sarap-sarap ko eh. Kung kinainan niyo, sabi ko sa inyo. Pag ako kinaipitan niyo, sinasabi ko sa inyo. I love you too, Cindy. Ayan. Bako na lang ako dyan ng Barbie 300. O, di ba? Nag-order place ko. Shit. O, di ba? Kinainan niyo. Wala akong jowa. Ano ba? Baka naman... Maganda naman ako. Talented pa. Maganda po. Maganda yung mukha. Ay, ano ba? Ayan! Yun sa si Barbie! Sino yan si Chet Rivero Galindo? Galindo! Nakakalawa ka na Galindo! Second man na natin. Yeah, shout out sa'yo po kinangina mo. Ano tela niyang dip-dip? Po kinangina mo eh. Amang uhula pa ako. Ako man ang nahilon. Po kinangina niya. Ano siya yung dip-dip? Ano siya? Marami mang tumatambay sa kanyang live selling. Wala pa rin nagmamine. Puro kayo shout out. Nagtitinda ako. Parang awan nyo na ha. Mag-mine kayo ha. Nagtitinda na sa patos pa ano nyo, pa nag-comment nyo. Pag ako pa nag-block. Wala kayong pag-support. Puro na kayo support. Ang jirits o pagkairita ng online seller. Hinaan na lang tuloy sa sayaw. At pagpapatawa. Pwede pang burol. Siya si Daisy Cabantog o mas kilala ngayon bilang si Madam Inuts. Back on the party days, we are the pity! Hindi ko na dinirect ang noodle na word na ano, dahil nga lagi nga ako nare-report. Yun na, Inuts. Inuts talaga yung tinawag nila sa akin. Doon ako nakilala, kaya tinawag nila ako Madam Inuts. What? Inutil! Wala akong nakikita COVID! Puro kay shoutout! Magsialis kayo dyan! Nakikinda ako! Sambay lang talaga si Lala at 130 viewers. Eh di wow! Hindi tayo kakain, Kel. Yun nga lang, kahit libo-libo man ang views, wala pa rin nagmamine. 1,000 viewers! Puro lang ako viewers. Walang miner. Ang hirap kaya nang dal-dal-dal-dal dito walang nagmamine. Di ba? Link-check kayo! Pero dahil marami naman ang natutuwa, may mga nagdo-donate sa kanya. Madam, ang lakas mo makapatay ng stress namin, ang lakas mo makapatay ng depression. Nagugulat kami, may pumapasok nga na may halagang 2,000, 2,500, isa noon, as a singer, dancer po. Minahal, ha? Parehas tayo minahal, pero hindi sinabi na nagutan. Talagang totoo. Link-check kayo! Ay, ano ka ba? Ayop ka? Yun nga lang, dahil sa ilan niyang pananalita, madalas ding nare-report ang kanyang videos. Why are you reporting me, guys? Umiinom, kung-kong. Pero ito, ang totoong Madam Inuts kapag hindi na naka-live ang tunay na Daisy. Hindi lahat ng masaya is masaya pagkatapos. Ang pinag-flash. Yung mawala siya, siyempre. Kasi siya yung ano ko, siya yung nagiging inspiration ko para pagpatuloy ito, mawalan man ako ng kapartner, pero magulang, hindi ko kakayanin. Ah, masakit po, yun na, masakit po, ay sobra. Sobra. Sorry. Ni nanay since sa pool noon. Tulungan kita sa abot na makakayap. Naiiyak talaga ako kasi pag-usapang nanay. Mamumblema kami yung lahat magkakapatid sa pambili ng gamot ni nanay dahil si nanay halos 8 gamot ang iniinom sa isang araw, diaper. Alam mo yung dumating yung point na namumblema ka kasi ni piso wala kami.
nakikita ko nanay ko, siyempre nanay ko kailangan to sustento namin. Simple, simpleng tao lang si Daisy. Yung mabigay mo lang yung pangangailangan ng pamilya mo, makatulong ako kahit konti. Yun yung nagpapaligaya sa akin. Kaya naman, pakiusap niya. Huwag niyo na ako i-report kasi dito kami kumuha ng pangkain. Inabubuhay namin mag-ina ng nanay tatay ko. Kanya-kanya tayo ng estilo, kanya-kanya tayo ng pagkatao. Huwag mo ako itulad sa iba. My God. Marami mang tumatambay sa kanyang live selling. Karangawan niyo na, ah. Mag-mind kayo, ah. Si Madam Inuts, hindi raw tatambayan ang problema. Kailangan mong gumawa ng paraan, huwag ka magpatalo sa lungkot, huwag ka magpatalo sa problema. Keep going lang. Saka po, sa mga sumusuporta, maraming salamat po talaga. Pwede na lang yung sumusuko, tsaka maganda pa rin ako. Ang mga Pinoy, likha. Hello mga tsaka sa'yo, Madam Kilay. So shout out sa'yo, Inutil. Sobrang happy ako para sa'yo. At nabalitaan ko nga na wala ka na doon at tinaro mo na yung kontrata mo sa kanila. Sa totoo lang, pag inakayo ko, yun na naman pala ng tao. Bihira akong mag-comment sa ibang mga vlogger, bihira akong mag-comment sa mga ibang influencer. Pero, pag may nakikita akong mali, eh talaga naman te. Talaga nagsasalita ako. Tsaka ang dami na gusto makipag-collab sa'yo. Ang dami ng YouTuber, ang dami ng mga business na kinukontak ka para i-endorse mo sila. That's the step. That's the step na paangat ka na ng pangan. Kaya na sana samantalahin mo yung pagkakataon na yan. Akapin mo yung opportunity na nandyan sa'yo ngayon. I'm so happy for you. Tinuhin mo, kung hindi pa nag-welga yung mga tambay dyan sa live mo, na bakit ganito, bakit dyan? Eh, pati ako napa-comment na rin sa nabalitaan ko. Eh, hindi mo sana mababasa yung kontrata. Ang kontrata 4 years, pero unlimited? Unlimited ka magtatrabaho? Saan nakakita ng ganun? Para saan kontralado ka na dyan? Yung mga gusto mong gawin, yung may mga opportunity na may iba kasi na nagsisisi sa uli na pag nagpangawak sila tapos may lumapit na opportunity na ang laki ng budget. Eh kaso may manager sila, dadaan pa sa manager tapos may kaltas yung manager, yun yung nakakapanghinayang. Lalo na sa panahon ngayong pandemic kasi lahat ng tao nakatutok talaga sa Facebook at YouTube yan. Kaya kung ikaw naging sikat ka na ngayon sa YouTube and social media, samantalahin mo, hawakan mo yung opportunity. Kasi ito makikwento ko lang mga chaps, based on my experience, dati nung mga baguhan pa lang ako, isang tao ang tumulong sa akin sa larangan ng YouTube. Kasi ako, as a Madam Gilay, sa Facebook talaga ako at wala akong kinikita sa Facebook. Ultimo yung video dyan sa Facebook na ginagawa ko mga mudra series, wala akong kinikita dyan dati. It's just for fun to me. All I want is to make people laugh. Yun lang ang gusto ko talaga. Kaya ako gumagawa ng mudra series dyan sa Facebook. Tapos, nung nakilala ko ang isang tao na nagturo sa akin sa YouTube, kaya lang, merong isang kumpanya sa Pilipinas na ganyan kayo, nangyari din sa akin yung nangyari kay Inuts eh. May isang company sa Pilipinas na humahawak ng mga vlogger. Siguro naman yung iba dito alam yan. Na-mention ko na yan sila dati. Meron sila, humahawak sila ng mga vloggers dati, yung mga pasikat, hinahawakan nila yan, minamanage nila. Naguyo din ako doon. Nabudol ako doon. Sila yung humahawak ng YouTube ko, hawak nila yung account ko sa YouTube. Ako, gawa lang ako ng video sa YouTube. Pero hindi nila nakawakan yung Facebook account ko, YouTube lang. Hawak nila yung YouTube account ko that time. Na hindi ko alam, kumikita pala ako ng pera dun sa YouTube. Kasi hindi ko alam yung YouTube eh. Hindi ko alam kumikita pala ako dun ng pera, may sahod pala dun monthly. Nalaman ko na lang yun, nung nagtanong na ako kay Lloyd, na yung kita dito, kita dyan. Tapos sinisend nila sa akin yung resibo, invoice, nang kinikita ko. I'm telling you mga chaps. Dati kasi baguhan ako, so yung video ko dati, konti pa lang yung views, pero possible pa lang, kaya nga possible pa lang. Kumikita ako ng 20,000, 30,000, 50,000 sa YouTube, pero hindi sa akin lahat napupunta kasi sa kanila dadaan. Ang nakukuha ko lang minsan, 30% ng kita ko sa YouTube ko. This is a real talk, totoo to. Naranasan ko yan, kaya nga ayokong maranasan mo, inutil. Inutil ka talaga, lunggo ka. Pero hindi ka nagungo ngayon, para sa akin, I'm proud of you. Yun yung nangyari sa akin mga chaps, 30%, minsan 20%, kikita ka ng 10,000, mapupunta sa'yo 4,000, sa kanila yung rest. Ganun yung labanan nung may humawak sa akin na taga dyan. So ako, nagreklamo, biruin mo, isang taon nilang ginawa sa akin nun, isang taon at kalahati. 1.5 months bago ako nagising sa katotohanan at nakita ko na ganun pala kalaki yung kinikita nila sa akin, na wala naman silang ang ginagawa. Ako lahat, nag-e-edit, nagagawa ng content, ako lahat nakag-iisip kung anong gusto kong isipin, kung anong gusto kong gawing content, ako lahat yun. Wala silang ambag doon sa content ko. Tapos ina-upload ko sa YouTube, mga hayop sila lang pala yung kumikita ng malaki kaysa sa akin.
Nung nalaman ko yun, gumawa na agad ako ng action. Dalawin mo mga sas, 1.5 years, kumikita sila sa akin nung wala silang ambag, mga ungas, di ba? Yun yung sinama ng loob ko. Kaya ako, advice ko sa iba rito, hindi lang ako mayayari gano'n na, meron pa isang artista. May artista rin na hawak nila. Artista, mga vloggers rin, hindi na lang din ang salita na gano'n ang kalakaran. Hindi ko nalang inilalakat, pero mostly gano'n ang nangyayari. Kasi manager eh, ako ka talaga nila lahat. Tapos nung napanood ko yung video ni Inots, yung live ni Inots, late ko na napanood, I'm sorry naman, kasi kanina nakalilising ko lang. Late naman dito sa Amerika. Nung napanood ko yung sinabi niya na hinawakan nila yung kanyang cellphone number, at sila na yung nakikipag-contact dun sa mga brands o sa mga ibang offer, opportunities na papasok sa kanya. Doon pa lang red flag na. Siguro nga na-overwhelmed ka. At the good thing na din kasi nagising ka na. At kung di ka pa nagising doon, hindi mo mababasa yung kontrata na yun. Te, kung may hangover ka that time, magpapirma ka ng kontrata, dapat nagbandaw ka muna. Best ko nga sa'yo ngayon, i-maintain mo lang yung ginagawa mo, kung saan ka nagustuhan ng tao, maintain mo lang yan. And be active in social media para hindi matutulog. And lahat ng opportunity na hanggang babango ka ngayon, grab mo lang ng grab yan. Ipon. Ganun lang yung parang marami tayong panchicha. Ganun. And marami na gusto makapag-collaboration sa'yo. That's the step na mga ibang mga vloggers dyan. Makapag-collab ka na ng kayang-kaya mo yan. Nakikinita ko talaga. And magiging successful ka dyan. Basta be humble always. Ano da? English. Basta yung paa mo as a floor. Basta yung paa mo as a ground. Ganun. Basta yung your... Basta yung paa mo always on the floor. Versace? Hindi ka sabihan naman mga chaps, learn from your mistake. Ano daw? Learn from your mistake. Para next time, alam mo na. Kasi ako, nangyari sa akin yan, so I've learned from that mistake. Ganon, ang dami ng mistake na nangyari sa akin. Pati nga mga jowa-jowa eh. Mistake na ako. Kaya yung unang kafam ko, nalaman ko na ganon siya. Kasi pangalawa ka pa. Na yung pangatlo, so I've learned a lot na from that heartache. Ano daw? Basta kayo na umintindi. So, advice ko lang din sa mga baguhan, possible pa lang dito sa social media industry. Kailangan magumautak din kayo. Lalo na kung alam nyo naman sa sarili nyo na kaya nyo. Kaya nyo pasikatin yung sarili ninyo at tulad ni Inutil. Kailangan maging mautak kayo. Kasi dito, ang labanan dito, sa totoo lang, real talk. Number one ang social media ngayon eh. Yung mga ibang mga TV, kineme, sururot na mga artist, hindi na masyadong napapansin ngayon. Sa totoo lang, ito real talk. Kasi ang tao ngayon nakapokus na sa Facebook, sa YouTube, sa social media na talaga sila nakapokus ngayon. Kaya merong mga artista nga minsan na mag-YouTube na lang din. Nagagawa na lang din ng vlog. Lalo na sa panahon ngayon ng social media, marami mapagsamantala. Ang mundo ay isang malaking tiyapo. Maaagawan ka. Kaya dapat maging mapilipak ka. Ha?